ng Bukbalhap at anong lugar po kayo pumasok? 1943. Doon sa Bawik, Cabiao, Nueva Ecija. Noon pong pumasok kayo sa Bukbalhap, ano po ang naging posisyon ninyo o yung ranggo? After 3 months, naging per sergeant ako ng second squad. No, first squad. First platoon, kagong karal. Second squad ng squadron number 4. Anong mga training po ang sinalihan ninyo nung pumasok kayo ng Bukbalhap? Wala namang ganong training na kuwan pa noon. Kundi kasi noon ang madalas lang noon, ika nga eh, basta turuan kang humawak ng barrel, ha? Yung simpleng pagmamarcha lang, yun lang ang kung mga panahon yun. Bali, sino po yung namumuno na kumasok kayo sa... Si Eusebio Gamboa, ang commander ng squadron number 4. Anong sitwasyon po o ng inyong lugar? O ano ang naka-influence sa inyo para pumasok? Kasi nung mga panahon yun, masyadong masikip ang panahon sa pagtsutsutso ng mga yung mga ganap ba nung araw. Nung araw kasi, bago dumating ang hapon, meron na yung ganap na yan. Ano? Na dumating dito ang hapon, naging collaborators na sila ng mga Hapon. Marami doon sa aming barangay din ang grupo ng mga ganap. Eh, nung bandang huli, sumikip na sumikip dahil doon sa pag-tsutsutsu ng mga nasabing organisasyon ng ganap. Ano pong barangay ninyo? Sa Santa Monica, sa Gabor, Santa Monica, Aliaga. Sityo yung Gabor. Gabor, Santa Monica, Aliaga, Nueva Ecija. Pwede po ba yung ipaliwanag yung ibig sabihin ng tinatawag na ganap? Ganap? Ay, kung yung kasi isang organisasyon kasi ng mga Pilipino na nakapabor sa mga kwan, sa mga Hapon. Pwede po ba yung kwento kung paano na-organize ang Kilusang Bukbalhap. Yan biglang tawag na lang yan dito sa Bawik nga, Cabiao, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Calvis Tarok. At ang mga malalaking tao na nandiyan sa nasasakupan ng bayan ng Aliaga ay si Jose de Leon. Ano? Jose de Leon, pagkatapos yung si Agapi Tugaya, sa organization niyan, si Agapi Tugaya. Ano? At saka yung si, kung tawagin nun eh, si Doro eh, naging commander ng kanyan, ng 98. At nang dumating dito, ang Amerikano, siya ang commander ng 98 na-attach sa US Army. Dito sila na destino sa Dingalan. Bali, ilang taon po kayo nung pumasok? Kwan. 1928 ako eh. Noon eh. Kwan lang. 16 years. 16 years. Okay. Nung makapasok na po kayo, naging membro ng Squadron 4, ano na po yung sumunod na posisyon nyo noon? Hanggang doon lang yung naging kuwan ko, naging posisyon ko na naging per sergeant ako. Pagkatapos ng mga noong pagitan ng malapit nang dumating dito ang Amerikano noong 1945, nababa ako sa sandatahan. Pinag-aral ako ng Kilusan para noon ay mapatatag na lalo ang masa. Kasi
ang kasaysayan ng mga sandatahan ng mga panahon yun, katulad lang din ito, kaya lang gobyerno yung nagbibigay ng sustento ngayon eh. Eh nun eh, hindi, mamamayan eh. Mamamayan ang bumubuhay sa mga sandatahan ng mga hukbalahap. Ang mamamayan, ang silang kung merong mga may maririnding sakit, mamamayan din ang maasikaso. Sa madalit salita, kaya mas importante nun na mabigyan din ng matatag na pakikipagkaisa ang masa, ang mamamayan. Na ang layunin din na talaga ay mahango ang mga Pilipino sa pananakop ng mga pon. So, bali ang naging ranggo niyo po noon ay ang ranggo niyo? Per sergeant ako. Kwan, staff sergeant. Ano, per sergeant ka, kore. Nung panahon po na yun, paano nyo na nakuha yung loob? Yung atensyon. Atensyon o loob ng masa. Dahil, hindi, kasi dahil doon sa edad kong batang-bata, ano, paano ako naging... Organizer. hindi muna, doon sa per sergeant muna, ano. Paano... Dahil nagkaroon ng tiwala sa akin yung commander, yung staff ng squadron, na hawakan ko yung isang platoon. Eh, una-una noon, nung mga panahon yun, ang karamihan ng mamamayan natin, medyo kapos sa pinag-aralan. Ano? Dahil doon sa takbo ng panahon. Eh, ako naman nung mga panahon yun, eh, natapos ko naman ng primary, yung fourth grader. Ano? Eh, medyo... Yung kaisipan ko, parang medyo matalas din ng konti. Lalo na eh, noong mga panahon yun, hindi pa natatagalan ako eh, na nahinto nga dahil doon lang sa gera, kaya nahinto eh. Kaya yun siguro ang isang napagkunan nila ng pansin, kaya ako pinagtiwalaan na magdala ng tao. At noong mga panahon yun, ang organisasyon ng Hukbalahap, hindi nakukuha sa edad. Sa pamamagitan ng magandang disiplina kung sino yung pinuno kinakailangan sumusunod. Yan. At nang gagaling naman sa ako yun eh, sa commander eh, bababa para rin mo eh. So, yun nga po ang isang tanong ko, paano nyo... Doon sa masa na. Sa masa. Kasi, bago kapamalaot na mag-organisa sa masa, papapasukin ka muna sa paaralan ng kilusan ng Hukbalahap. At hindi ko noon pinagmamalaki na doon sa 15 araw, dalawang high school graduate ang naka-eskwela ko. Yung kami 15. Pagkaraan ng isang araw kinabukasan, nag-retreat na yung tatlo. At siguro medyo mahirap din. Nag-retreat yung tatlo, sumakatwid at 12 kaming natira. Hanggang sa matapos yung 15 araw. Eh, hindi naman sa pagmamayabang. Tinalo ko yung dalawang high school graduate sa oral test. Kasi yung oral test, eh, habang ibinibigay yung question na ganyan, dinidetaling ganyan, kailangan sagutin mo. Eh doon sa bilis ng pagkuha ng kasagutan, doon ko sila tinalo. Sa written test, okay, parehas lang kami. Pero sa oral test ko sila tinalo. Pagkaraan ng 15 days, tinitraining na kami. Una, yung tindig, yung pagpapaliwanag, kinakailangan yung paninindigan, merong kang tiwala, doon sa pinapaliwanag mo. Doon ka muna kukunin. At pagkatapos noon, mga 5 araw hanggang 10 araw na pagsubaybay sa iyo, bibigyan ka na ng assignment. So, kayo po yung kasama? Oo. May mga kasama rin naman ako. So, paano po yung pamaraan ninyo na pagkumbinsi? Doon sa mga tao. Kasi noon, simple lang noon ang isyo. No. Ang isyo noon ay ang labanan ng demokrasya kontra pasismo. Ang dalawang grupo noon
ang binubuo ng Alemanya, Hapon, at saka ng Italy, at saka ng Spain. No, yan ang nasa grupo ng mga pasismo. Yung mapanikil, na ibig sabihin yung gusto nila na lagumin ang buong mundo sa kanilang paniniwala. Babalik yung hari-hari ng panahon ng na sinauna. Ngayon, ang bumubuo naman ng demokrasya ay ang Amerika, Inglaterra, Russia, China, at saka ang France. Yan yung simulain ng kwan. Eh, madali yun. Dahil dadalawang ideolohiya pang pinagpipilian ng tao noon. Nakita nila nung sakop pa lang tayo ng Amerikano, maski na tayo sakop ng Amerika nung mga panahon yun, malaya ang tao. No? Malaya sa pagsasapi-sapi, malaya sa pagpapahayag ng kanilang gustong ipahayag, at higit sa lahat, eh, mayroong katiwasaya ng kabuhayan nila. Pero nung dumating dito ng Hapon, naging sikil na sila. Dinumiro ang hakbang. Kapag ikaw eh medyo namali ng konti, sasabihin, labang ka sa kanila. O, oh, kung minamalas-malas ka, pugot ang ulo mo. Ganyan ang sistema. Kaya madali. Kinakailangan kung kayo ay merong pagmamahal doon sa talagang nakagis na nating malaya sa pagsasapi-sapi, malaya sa mga pagpapatakbo ng kabuhayan, ito yung ating dapat na sundin. Ganun lang naman yun. So, yung area of responsibility o yung mismo nasasakupan nyo? No? Ang saklaw ko lang nung araw ay Saragosa, nung ako'y nasa kadre na, Saragosa, Aliaga, yung dalawang bayan lang na yan. Kasi, meron namang panahong pagtitipon-tipon na yung lahat ng mga organizer na yan, magkakatipon-tipon naman sa isang lugar, sa isang pambayan. Nagkakaroon ng konferensya. Yun ang Saragosa, Aliaga. So, nung panahon po na yun, paano nyo po maikukwento, maire-release yung bang pangyayari o sitwasyon ng ating yung mamamayan noong sakasakot, mamamayan at yung mga hukpadang? Oo, kasi yung itinutuloy sa panahon ng hukbalahap, yung nung bago mag-gera, ano, na ang tao nga noon eh medyo matiwasay sa pagtakbo ng kabuhayan nila. Pagkatapos, ang mga tao noon ay malaya sa anumang bagay na may kinalaman doon sa magandang simulain ng pagkakapitbahay. Ano, yung tinatawag natin na, anong tawag dito ngayon natin, social, dito sa social life natin ngayon. Ano, nung dumating ang Hapon, nagkaroon na nga ng, nagkaroon ng mabigat na sitwasyon, limitado. Dahil doon sa isang grupo nga, yung nabanggit ko kanina, na ganap, ang gusto kasi ng ganap nung araw, noong dumating ang Hapon, sila yung kung sakali at magbigay ng independence ang Hapon, sila yung manunungkulan. At katunayan eh, nagbigay naman sila talaga ng kun eh. Nang independence yung matatawag eh. Noong 19, kung di ako mamamali, 1944 eh. O 43 po to 45, yung tinatawag na kalibape nung araw. Binigay din. At ang mga nakakuha ng anon, yung mga nasa grupo ng ganap, partido ganap. Kaya ang mga tao, kapag nakita yun, inilatag mo yung rason na yun, nakikita naman nila yung mga sandatala kasi disiplinado. Maski na di dyan yung maraming mga hayop noon na talaga sagana sa pagkain, sa ulam. Kung hindi yung taong bayan, ang taong barangay ang mag-aalok na, sige, humuli kayo at magpatay kayo. Hindi, ala silang disiplinado talaga. Dahil po sa panahon na yun, kayo ang sundalo ng ating gobyerno, di ko ba? Bale. Oh. Yung ang mga hukbalahap, siya yung sundalo ng gobyerno natin. Ano?
Yung nandoon sa organisasyon, sila yung gumugobyerno. Bale. Ano? Sa barangay, kung tawagin yun ay barangay, kalimutan ko na ito eh. BUDC eh. Barangay United Defense Court. Kasi yung mga sundalo, kung magkaroon ng pagkakasala, doon sa barangay na yun, doon din nililitis. So nung panahon na yun, panahon di kayo ang sundalo ng gobyerno ng panahon na po, anong mga campaigns o yung pamamaraan na kayo ay labanan ng ng mga Hapon? Hindi kami yung nilalabanan, talagang kami yung nananambang. So paano kung pamamaraan ang ginagamit niyo sa pagtambang? Meron kaming DI, yung tinatawag natin na yung DI ngayon, yung sila yung tagapagmanman. Malalaman nila kung yung mga Hapon saan pupuntang lugar, lalabas ng bayan o ganun. Oh, siyempre doon sa sabanan na dadaanan, sa gabi pa lang nandoon doon na nakabang. At hindi kinakailangan matagalan ng labanan. Biskrig ang kinakailangan. Gulpe. Tapos? Oras na mabira mo ng gulping ganun, mapinsala mo at hindi, patras ka na. Dahil sayang yung mga una noon eh, konti lang naman ng baril eh, saka ang karamihan ng baril nanggagaling lang din naman sa kaway. Sa Hapon eh, yung mga pikbong ng araw. So paano po ang ginagawa ninyo pag sabay kuha ng baril? Oh, basta na binsil mo sila, lahat ng mga baril na kaya mong kuhanin, kukuhanin mo na pagkatapos. Withdraw? Oh, withdraw na. Hindi pwede yung matagalan. Dahil hindi ka tatagal sa dami ng pwersa nila. So, sa mga... Pwede po ba kayo magkwento ng mga inkwentro nyo? Dinisa Kuan. Dito sa bundok ng papaya. Ano? Dito. Dito, nagkaroon na inkwentro dyan, kung hindi ako namamali, Kuan eh, bago magpasko. Diyan ang matindi. Kasama dyan, Squadron 4, 98, 101, at saka yung 33. Ano? Doon eh talagang nagkamatagalan dahil inoffensive kami ng mga Hapon dyan eh. Ano? Hanggang sa nung bandang uli talagang mapipipila na. Yung Squadron 33, yung kay Pabling kung tawagin, yan ang sikat na naging commander. No? At maraming talagang nagpapatunay na meron siyang agimat. Nung kunay, hinawakan na ng Hapon yung kanyon nung 50 calibers, binitiwan lang dahil may...